grupo. Tawagin natin mga campaign. Kayo rin po ba naka-move on na sa resulta ng election? I think dapat mag-move on ka na. Writer, PH. Alam naman natin na you've been vocal sa sinusuportahan mo, no? What are your thoughts on the recent situation now? Ako ay... Siyempre, ako eh, alam naman ng tao kung sino ang pinili ko. Pero at the same time, ako ay taga dito din sa bansa natin. Ako ay Pilipino, kababayan ko lahat ng mga Pilipino. Kung ano man ang, sabi nga nila, narinig na ang boses ng mga tao. I-specify mo pa nga, narinig na ang boses talaga ng karamihan ng masa. So, sino ako para kumontra doon? Ako ay handa na tumulong at sumuporta sa kung ano man ng mas nakakabuti para sa lahat. Minsan it's sad na nagiging divided tayo. Dapat hindi. Tapos na ang election, kapag meron na tayong napiling pinuno, suportahan natin ang pinuno natin para ang makinabang ay ang dapat na makinabang. Napaka dami natin kailangang trabahuhin para sa mga kababayan natin na nahihirapan. Sinabi, minsan nga iisipin natin hindi ang issue dito ay hindi ang kayang bilhin ng mga mayayaman. Ang issue dito ay hindi mabili at hindi makuha at hindi maranasan ang mga kababayan natin na nasa laylayan. Kayo po ba moving forward mo? Ano yung wini-wish ninyo na gawin ng next administration ng sabi nga natin ni ng administration Marcos pagdating sa music industry? Sa music industry, kung makakakuha kami ng tulong galing sa government para mas ma-promote yung OPM sa buong mundo ay kami po ay lubos na mapapasalamat. Kasama ng mga kasama nyo no sa grupo, tawagin natin mga campaign. Kayo rin po ba naka-move on na sa resulta ng election? I think dapat mag-move on ka na. Kung ito talaga ang boses ng ang desisyon ng lahat, no? Nakita mo naman, narinig na natin ang boses nila. Dapat nating i-honor. Kaya nga election eh. Kaya nga nasa democratic country. Kasama 'yan, may natatalo, may nananalo. Pag nanalo na, sama-sama tayo sumuporta. Kuya Black, kilala ka namin bilang pribadong individual. And isa kami sa mga nagulat na talagang you came out, talagang binoise out mo yung opinion mo at pinangalandakan mo yung suportahan mo. Sorry for the words, may pagsisisi ba? O will this make you more challenged to endorse personalities walang, in the near future? Walang pagsisisi. Kung meron man talaga sa totoo lang ako ay... Pwede ako mag-play safe. Hindi ko pwede kong iwasan ng ang lahat ng aabutin ko sa social media. Pwede kong iwasan 'yun. Pero minsan kasi, 'yung nagsisimula ang campaign, pwede akong kumuha ng trabaho na magiging lucrative para sa mga anak ko. No? And tinanong ko sila, paano kung gagawin ko 'to para sa inyo? Ang sinagot nila sa akin ay, 'wag mo kaming intindihin. So, doon ako nag-decide. Ayokong isipin ng mga anak ko na okay lang maging play safe. Gusto ko alam nila na pag meron kang pinaniniwalaan na tama, tumindig ka. Ipaglaban mo 'yun. Pag ikaw ay medyo natisod, meron nagkamali ka tayo. Yan ang gusto kong iwan sa kanila. At yan din naman ang gusto kong ibigay sa lahat ng mga kababayan natin. Na pwede tayong magkamali. Pero hindi kasagutan ang pagkakahiwa-hiwalay, hindi kasagutan ang galit. Ang kasagutan lagi pagtutulong-tulong. Dahil tayo lang naman eh. Pwede kang pumunta sa ibang bansa. Oo, pwede. Pero hindi mo bayan 'yon. Hindi sasabihin sa iyo ng mga taga-ron, hindi ka taga-rito. Dito tayo sa Pinas, ito yung bahay natin. Kasta sa usapin ng pagtindig, iniidolo mo nga si Kuya Aris Sir Black 9.
Anong masasabi mo at matututunan mo pagdating sa usaping pagtindig? Actually, ako, ayoko talagang pag-usapan to dahil para sa akin, ano to yun, hindi to... Ang masasabi ko lang ngayon, siguro, yun nga, eto na to eh, kumbaga, suportahan na lang talaga natin. At sa dami ng nangyayari ngayon, sana eto na yung panahon para magkaisa tayong lahat. Kailangan natin magkaisa lahat. Glock, walang kumpisal kung walang kasalanan, ano? Kaya ka nangungumpisal dahil may kasalanan ka. At this point, ano ang pinakakasalanan ng botante sa sarili nila? Sa palagay mo. I think wala kang kaya nga botohan eh, no, pipili ka ng gusto mo, no? At pumili na mga Pilipino, yan tayo ay mga Pilipino regardless kung anong tinayuan mo, diba? Tulong tayo, pero kung meron man, I think hindi kasalanan. Siguro yung pagkakaiba-iba ng sitwasyon natin. No, syempre ang mahirap na feeling niya hindi siya naririnig ng mga taong may suot-suot na magagarang damit, nakatira sa magandang bahay, nakakakain ng mas mamantikang pagkain. Iba ang basa niya sa harapan niya, sa balota, sa basa ng ibang tao, na yun ang nararanasan. Kung siguro kung mas pantay-pantay ang kabuhayan ng mga Pilipino, siguro mas mas magiging hindi magulo ang elections. Pero I'm not saying na hindi tama ang pakinggan natin ng boses ng mga kababayan natin. Boses nila yan. Sinabi nila yan. Hindi naman pwedeng sinabi ng 10 tao na gutom na kami at sinabi ng 2 na hindi naman ang pakikinggan natin yung 2 na sinabi hindi sila nagugutom. Siyempre dapat ang papakinggan mo yung 10 sinasabi na gumutom sila.